Have a nice day mga langga. Samahan niyo kami sa aming alis sa araw na 'to. Sa mga nag-alala kung paano daw ang aming alagang aso every time na aalis kami. Bago kami aalis, pinagsain ko na yan sila ng isang kaldero at ang aking pinsan na ang bahalang magpakain sa kanila. Tara, sama ko kayo. Ang ganda ng aming alis mga langga. Dahil walang init. So yan, magsa-sunset na nga po kasi. Yan, si Kuya, si Charlotte. Madaling araw ang alis namin kinabukasan, kaya hapon pa lang ay bumababa na kami sa highway. Sa bahay ng pinsan ko na lang kami makitulog. Kinabukasan, madaling araw, ito na yung aming senaryo. Maaga at mahabang biyahe to mga langga. Sa araw na to ay pumunta pala kami ng Kampwestuhan Highland Resort. Celebration ito ng birthday ng mother-in-law ko. Siyempre pag may ganitong ganap, hindi talaga ako tatanggi kasi for the vlog. Malayo talaga yung biyahe, mga 3 to 4 hours, pero nagre-rent lang kasi kami ng sasakyan kaya walang stopover, diretso-diretso na. After ng mahabang biyahe, finally, nakarating din kami ng safe. First time namin pumunta dito mga langga and kasama nga to sa bucket list namin ngayong taon. Buti na lang talaga may nag-birthday at nalibre yung pagpunta namin dito. Ayan, papasok na yung sasakyan na to at nakahanap kami ng parking. Grabe, napanood ko lang to sa TV dati. Naka-MGS kasi to mga langga and ngayon, nandito na kami. Napaaga yata masyado yung pagpunta namin mga langga dahil alas 6 pa lang ng umaga, dito na kami. Pagdating namin, hindi pa nag-ooperate yung pool and hindi pa talaga open. Pero pinatuloy na kami sa aming cottage. Ayan, hindi pa nga nag-ooperate, wala pang mga waterfalls, wala pa masyadong tao, kaya nag-video-video muna ako. Ayan, kami pa lang talaga yung tao na nandito sa aming cottage, maliban siguro sa mga naka-check-in na dito. Habang maaga pa nga, hindi pa masyadong mainit, nagalagala na kami. Ito po pala ang mama ni Boss, ang mother-in-law ko. Hi guys! So, ayan po yung mama ni Boss. Di ba magkamukha sila? Matanaw, good day, ma! Di ba magkamukha sila? Favorite quotes ko, basahin yung mga langga. So, ayan, naglilibot-libot nga muna kami. And ipakita ko sa inyo yung mga accommodation dito. So, ito yung una, ito yung Boneta Huts. Ang pinakamababang accommodation dito, which is 3,500 mga langga. And ganyan yung itsura. Napaka-retro ng design, vintage na vintage. And napakaganda talaga. Tingnan nyo, parang mga nipahat yung mga bahay ng mga sinaunang tao. Dito nakalagay ang lahat ng design na yan sa area na to. Napakaganda mga langga. Yun nga lang, hindi ako pwedeng lumapit mag-picture. Baka mamaya may nag-accommodate dyan na nakakaistorbo tayo. And ito naman yung pangalawang village ng kanilang accommodation, ang Indian Village. Napakaganda rin sa village na to and TP Hut ang tawag nila dito mga langga, which is 6,500 per night. O diba, parang campfire inspired siya. Sobrang galing no, yung idea ng resort na to. Yung mammoth na yan, yung elephant na yan, hindi mo rin akalain na accommodation siya. 9,500 naman to mga langga pag dyan kayo nagche-check-in. At ito naman yung presidential room. Ito yung pinakamahal yata, nasa 15,000 siya. Yung male design naman yan mga langga. Yun lang, isa lang yan sa mga accommodation nila dito. And sorry, hindi ko maipakita sa inyo lahat. Napakalawa kasi talaga na tong Highland Resort na to and sobrang init pag kumuha ng video. Ngayon, ipapakita ko sa inyo yung Dino Park nila dito. Parang totoo talaga yung mga dinosaur na nandito. Electric operated yata lahat ang tawag doon and basta tumutunog sila. Perfect talaga dito sa mga batang mahilig sa dinosaur. Ako, matutuwa talaga sila dito mga langga. Ito ha, hindi ako mag-voice over para marinig nyo. Hello, dinosaur! Nakakalula din talaga sa laki yung mga structure ng dinosaur nila. Nahumpay talaga ako sa pagbi-video, sa pagbi-picture. Kaya naman, meron pa tayong part 2 sa video na to mga langga. Kung nagustuhan niyo tong video na to, palambing naman, pa-follow and share. Thank you for watching! Bye!